Hello and good day po sa lahat! Kamusta po sa inyong lahat? Tara po, sabay-sabay po tayong kumita at magnegosyo para sa ating pamilya! Hello guys! Ibabahagi ko po sa inyo ang aking pinagkakakitaan. Kahit po ako ay nasa bahay lang, kumikita po ako at sa halagang 124 pesos na puhunan, ay pwede na po tayo magsimula ng ating negosyo idea kahit tayo ay nasa bahay lang at pwede na tayong kumita. O diba mga karakit, hindi na natin kailangan ng malaki ang puhunan dahil sa maliit na puhunan ay pwede na tayo magsimula at magkaroon ng extra income kahit tayo ay nasa bahay lang. Kaya naman tara, panuorin po hanggang dulo, samahan niyo ako dahil ibabahagi ko po sa inyo ang aking paggagawa ng ice candy recipe na patok at mabenta sa mga bata man o matanda. Cream o ice candy with Milo nga po pala ang ating flavor na gagawin today. Kaya naman ito po ang mga sangkap at gagamitin natin sa ating paggagawa ng ice candy. Isa-isahin ko din po ang mga sangkap kung magkano po ang bili ko sa bawat sangkap na gagamitin ko po dito sa ating paggagawa para meron po kayong idea once na kayo po ang gagawa nito o bibili sa palengke. Kaya naman po mga karakit, kung interesado po kayo sa aking recipe na to, pwede nyo pong isulat yung mga sasabihin kong halaga ng mga sangkap na gagamitin ko na to para magkaroon na kayo ng idea. Kaya naman tara, simulan na natin! Unang gagawin natin mga karakit, sa malinis na kaserola, maglagay tayo ng 8 cups na tubig. At ibuhos ang isang sachet ng Milo. Haluin lamang po ito. Ang pagkakabili po sa Milo na ito ay 8 pesos lamang po sa tindahan ang isang sachet. At isunod na ilagay po ang kalahating kilo ng asukal na brown sugar. Ang bili ko nga po pala dito ay 50 pesos po ang kalahati. Haluin lamang po ulit. At ang isunod po na ilagay ay 300 ml po ng kondensada. 35 pesos po ang bili ko nito sa palengke. Any brand naman po ng kondensada ay po pwede naman po. Not sponsored nga po pala ito ha. Ilagay po ng kondensada, ilagay na rin po ang dinurog na isang biskuit na cream o. Chocolate flavor po ng cream o ang ilalagay po natin dito. Pesos po ang bili ko ng isang cream o. Dalawa po ang binili ko, bali 16 pesos po ito. At pag nailagay na po lahat ng mga sangkap ng ating ice candy, pwede na natin itong ilagay sa kalan at lutuin ng 10 to 15 minutes. Tuloy-tuloy lang po ang paghahalo nito. At kung mapapansin nyo mga karakit, habang tumatagal ng paghahalo nito at niluluto natin, ay unti-unti ring madudurog yung cream o na nilagay natin. Okay lang po yun at normal lang po yun. At after 10 minutes na nakasalang sa apoy ang ating ice candy, unti-unti nang ilagay ang ating tinunaw na cornstarch. 1 cup po ng tubig ang itinunaw ko sa cornstarch natin. Tapos, ang sukat naman po ng ating cornstarch ay 1/4 cup. Pagkalagay po ng ating cornstarch, tuloy-tuloy po natin itong lutuin hanggang 5 minutes pa. Bali 15 minutes lang po natin itong lulutuin at mapapansin po natin na unti-unti po itong lumalapo. Ngayon din po mamaya dahil ibabahagi ko sa inyo kung magkano posible natin kitain dito sa paggagawa ng first batch. At after 15 minutes, kung mapapansin nyo, unti-unti na po itong lumalapot at bumibigat ng ating paghahalo. Patayin nyo na po yung apoy at palamigin po ang ating ice candy. Bali 5 pesos ko na lamang po tutuusin yung cornstarch na nilagay po natin dito. Kaya bali 124 pesos po ang total na mga sangkap na nilagay natin. Tama na po sa 124 pesos yung pambalot natin ng ice candy. 10 pesos lang naman po yung pambalot ng ice candy. Kung ito total nyo po talaga lahat ay 124 pesos. At dito naman po sa isang perasong cream o duduruin ko lamang po ito para pag magtatakal na ako ng ice candy, meron akong ilalagay na konti-konti. Ito nga po pala ang ipambabalot ko sa 10 pesos ko na ice candy. Ang size po nito ay 2x10 po. Patok po ang kanyang brand. Turo ko na nga itong ating cream o na ipanlalagay ko mamaya pag magbabalot na ako ng ating ice candy. At dahil malamig na ang niluto kong ice candy, sisimulan ko na ang pagbabalot. Meron po ako ditong natirang pambalot ng ice candy na pang 5 pesos po gagamitin ko po. Bali, dalawang klase po ng ice candy ang gagawin ko. Isang 10 pesos at isang 5 pesos. Kaya tara, simulan na natin. Una ko pong gagawin na ice candy ay yung pang 5 pesos lamang po. Isang shot glass lamang po ang takal ng aking pang 5 pesos. At pag nagtakal na ako, nilalagyan ko na po ito ng cream o na dinurog. Konti-konti lamang po ang nilagay ko para magkaroon lang siya ng mga buo-buong cream o. At pag nailagay na natin ang cream o, balutin na natin ito. At alam ko, kayang-kaya nyo na at easy-easy lang itong balutin. Alam nyo po ba, share ko lang sa inyo, napakamabili po nito dito sa tinitiran ko. At dahil kumikita na ako sa paggagawa ng ice candy, yung pambayad namin ng kuryente, nakukuha ko na po dito. At pag maglalagay nga po pala kayo ng Oreo gamit po yung dulo ng tinidor, i-press nyo po pababa para malaglag sa ginagawa nating ice candy. Pagpasensyahan nyo na po mga karakit, meron po akong tinakal dito na 10 pesos. Hindi ko na po na-videohan dahil naputol po.
Ito po yung 10 pesos at ito naman po yung 5 pesos. Dito po sa 10 pesos, dalawang shot glass po na takal ang nilagay ko. At dito naman po sa 5 pesos, isang shot glass lamang po ang nilagay ko. Dito po sa 10 pesos, nakagawa po ako ng 17 pieces. Yung isa po, binili na po kahit hindi pa po siya matigas. At dito naman po sa 5 pesos, nakagawa po ako ng 20 pieces. O diba? Bali po, 37 pieces po ang nagawa ko sa batch na ito. At dahil po nakagawa ako ng 17 pieces sa 10 pesos na benta ko, meron akong 170 pesos. At 100 pesos naman po dito sa 5 pesos na benta ko. Dahil nga po, 20 pieces ang nagawa ko dito sa 5 pesos na benta ko. Kaya naman po, 170 pesos plus 100 pesos po, meron po akong kitang 270 pesos. At sa 270 pesos po, ibawas po natin naging puhunan natin na 124 pesos, bali 146 pesos po ang ating kita o O diba mga karakit, hindi na masama yung tumubo tayo ng 146 pesos para sa batch na ito. Pero kung dadamihan nyo naman yung gawa nyo at araw-araw na ug, boss, triple at doble ang kikitain natin. At ayan nga, nagbuena mano ng aking bunso. Kaya naman subukan nyo na ito para kumita na rin at kayo. At ito na nga po yung naging kita ko at naging benta ko sa ating ice candy. O diba? Ayan. Kaya subukan nyo na guys. At ayan po, Tiki Man Time! Char! At habang kumakain ako ng ice candy, ako po ay mag-shoutout sa mga nagpapa-shoutout, pati na rin sa hindi nagpapa-shoutout. Naman po, shoutout po sa mga pinsan ko na Ampuan Family. Ayan sila Jack, Ampuan, ayan, very supportive. Salamat sa inyong lahat. Si Jennifer, si Janelle. Shoutout din kay Insan Annalyn at kay Ate Lingga. O, alam nyo na yan, yung nasa GC, ayan, shoutout sa inyong lahat. At sa mga hindi nagpapa-shoutout, eto, iisa-isahin ko. Ayan, shoutout kay Kuya Boyet Medoranda na Seaman. So, ayan, shoutout sa'yo, Kuya Boyet, kay Arnel, kay Reggie, kay Dada. Ayan, shoutout sa inyo kahit di kayo nagpapa-shoutout. Mag-ingat kayong palagi. Salamat sa mga suporta nyo. Salamat sa mga kababata ko na talagang sinusuportahan ako. Nagsishare ng aking mga vlogs. Shoutout din kay Layuni sa mga kaklase ko. Kay Gian, kay Ann, ayan, kay Rose. Felix, Angel, ayan, shoutout sa inyo. Mabuhay kayong dalawa. So, ayun lang. At isa lang din ang masasabi ko, ang sarap ng ice candy ko na to. At subukan mo na para kumita ka na rin po. So, ayun lang. Bye!